Sa pagbabasura ng Korte Suprema ng apelan ng Makati sa kanyang border dispute with Taguig, mukhang tuloy na talaga ang pagkalas ng halos kalahati ng Makati at paglipat ito sa Taguig City. 33 po ang barangay ng Makati at 10 niyan ay ang pinalipat ng Korte Suprema sa Taguig City. Kung titingnan mo po ang mapa ng Makati, ito po yun. Ito pong kulay dilaw at pula, yan po ang kabuuan ng dating land area ng Makati City. Ito pong pula, yan po ngayon ang tinatanggal ng Korte Suprema mula sa Makati at pinapalipat sa Taguig. Ang matitira na lang po bale sa Makati ay ito pong kulay dilaw sa bandang kaliwa. Yan na lang po ang matitira. Hindi lamang po teritoryo ang pinag-uusapan dito, higit sa lahat po. Ang pinag-uusapan dito ay tao. Sa huling census noong 2020, ang Makati po ay mayroong populasyon na mahigit 629,000 people. Pero ito po, sa paglipat ng 10 barangay sa Taguig, halos kalahati ng populasyon ng Makati ay malalagas. 300,000 po na tao yan. Mauubos ang kasalukuyang second district ng Makati at mapupunta po sa Taguig City. Sa mga tuwid, maaring magbago pati ang politika sa Makati City. Kung titingnan mo lang kasi ang limang pinakamataong barangay sa Makati City, apat po sa kanila ay mapupunta sa Taguig City. Sa ang barangay Post Proper Southside o barangay 31 kung tawagin, meron pong 52,000 na populasyon. Sunod ang barangay Pembo na merong 48,000, barangay Rizal na merong 42,000 at barangay Rembo or West Rembo na may 29,000. Ito lamang pong Pio del Pilar na nasa number 4 ang hindi po apektado ng lipatan na yan. Ang laking epekto kasi nitong mga EMBO o yung Enlisted Men's Barrio sa sobrang dami po yung populasyon. Ito lamang mga EMBO, pag pinagsama-sama mo, meron na pong populasyon na higit 215,000 people. Sa Makatwid, isa po sa bawat tatlong Makati residents nakatira sa EMBO. Sinimula ang mga EMBO na yan na naitayo noong 1949 bilang pabahay sa mga sundalong nakadestino sa Fort Bonifacio. Ang PEMBO o yung Panthers Enlisted Men's Barrio para po sa mga pabili ng mga Scout Rangers. Ang Comembo naman ay para sa Combat Engineering Group at ang Rembo o Riverside Enlisted Men's Barrio. Lahat po sila nakadikit ang bituka sa Fort Bonifacio Military Reservation. At hindi lamang po ang lokal na politika ang maaring magbago. Maaring magbago rin ang negosyo sa premiado mga business districts ng Metro Manila, gaya po siyempre ng Makati. Ang Makati po ay merong 62,000 registered businesses at may pinakamaraming bilang ng mga BPO at mga call centers na nasa higit 1,000. Sa ulat po ng Philippine Daily Inquirer Business, may epekto ang lipatan na ito sa kung saan lulugar ang mga negosyo ngayon. Halimbawa, mas mababa daw ang operating cost ng negosyo sa Taguig kumpara po sa Makati. Ang business tax naman ng Taguig, wala pa raw kalahati ng business tax na Makati. Pero mas mababa naman ang real property taxes ng Makati City kumpara sa Taguig. Ang isa pang practical na problema, ang University of Makati o yung UMAC na binubuhusan ng pera ng Makati LGU, yung nga po, nasa West Rembo na ngayon naman ay mapupunta sa Taguig City. Kung ano mangyayari sa libu-libong scholar na Makati, hindi po po yan malinaw. At ang ospital na Makati o yung OSMAC nasa Pembo naman ay mapupunta rin sa Taguig. Itong mga bagay nito ang kailangan pang plansahin sa mga susunod na buwan. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.